morning, everyone! Nandito ako sa Terminal 1 at kasama ko si Lester! What's up, mga ka-hunter? Hi, everyone! Good morning! This is si Hunter Ugaptil. This is si Azul, a hunter. Ay, ano ba yan? Hindi ako sanay. Good morning, everyone. Anyway, hindi ako sanay na ipakilala yung bagong channel name ko. Actually, pinalitan ko kasi yung bagong channel name ko. So, from Sea Hunter Ugaptil, which means Sea Hunter of Good and Bad Things in Life, naging Sea Hunter of Good Things in Life, Ugaptil. Sea Hunter Ugaptil na lang siya. And then, now guys, pinalitan ko na naman siya. From Sea Hunter Ugaptil, pinalitan ko na naman siya ng Sea Azul the Hunter. So, parang feeling ko yun yung pinaka-final. Kasi parang mas better na yun compare sa mga nauna kong names. So ngayon guys, ilang araw yata akong hindi nag-shoot as in wala akong na-post na videos. Kasi nga sabi ko, diba, parang everyday na ako mag-upload. Pero nahirapan na akong mag-shoot ng mga videos. Actually may mga shinoot ako at may mga in-edit ako pero pinag-delete ko. Kasi parang hindi siya tugma dun sa channel ko. Kasi nga, I am hunting, diba? I am hunting anything na good about life. Kaya, pinagubura ko yung mga shinoot ko dati na video. Anyway guys, so ngayon, paglabas ko, actually nag-stop din ako kasi nga parang na-stress din ako. Parang nahirapan ako humanap ng mga content na pwede kong i-shoot. At saka parang nawalan din ako ng gana kasi sobrang stressful nung nakaraan. As in to the point na parang feeling ko, nadidepress ako. Pero okay na ako ngayon kasi nga, nakahanap ako ng inspiration ulit. I mean, na-inspired ako ulit, which is the good thing. Kasi nga, sobrang stressful nung mga nakaraang araw dahil nga may exam. Tapos, ayun, panaiisip ako sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat iniisip. So anyway, ngayon, since na Christmas na, vlogmas, diba? Kailangan natin gumawa ng vlogmas. Pero hindi ko alam kung ano yung ipang vlogmas ko. Pero, since na nandito ako sa airport, nagtatrabaho, naisip ko na kamustahin naman natin yung mga nagtatrabaho during the holiday season. Katulad ng Christmas, ng Happy New Year, katulad ng New Year. So, ngayon, ang content ko, maghahunt ako ng mga empleyado dito na lang sa airport kasi dito lang naman yung area ko. Which is, pwede naman ako pumunta sa ibang area pero nandito na ako inabutan na gusto ko uli mag-vlog. So, kamustahin natin or mag-hunt tayo na pwede natin ma-interview kung kamusta naman yung Christmas nila during the holiday season. Kasi usually, sa mga nakikita kong vlogmas, puro lang about gifts, about buying some stuff, about Christmas lights, Christmas trees, Christmas decoration, puro ganon. So, bakit hindi naman natin, naisip ko, bakit hindi naman natin kumustahin yung mga taong nagtatrabaho sa mga ganong okasyon? Katulad ko. Hindi, sa akin okay lang din naman na magtrabaho ako sa ganong okasyon kasi nga, na-realize ko kung na kailangan ko yun eh. Kailangan ko ng trabaho nga. Kasi no money without work. So anyway, tara guys, samahan nyo ako. Sana may mahanap tayo, no? May mahunt sana tayo na pwede nating interviewin. Sana pumayag sila na magpa-interview. Pero hindi ko talaga alam kung sino yung targeted ko. Samahan nyo ako. Maglakad-lakad muna tayo. So see you later guys. And tara. Close ko muna tong video na to. Bye-bye! Dali nga pala guys, kung nakikita nyo, ang dami kong tigyawat sa mukha. Ayan o. Which is, parang akala mo, hindi naman normal, no? Normal sa akin yun. Hindi normal siya sa akin sa ngayon. At nung mga nakaraan. Hindi, dumadami talaga yung tigyawat yun. Sobrang stress. Actually, hindi lang sobrang stress ang dahilan kung bakit nagkakatigyawat ang tao nga. Siyempre, dahil kulang din sa tulog. Pero bakit nga ba nagiging kulang sa tulog ang isang tao? Number one is the gadget, of course. Number two is dahil madami siyang iniisip ng mga bagay-bagay na nagkakos sa kanya para hindi siya makatulog. Pero number one talaga is yung mga gadgets. Kailangan paggabi na talagang tatanggalin mo lahat ng gadgets. Lahat ng mga kapagpa-disturb sa'yo para hindi ka dalawin ng antok. So, nung nakaraan, kasi sabi ko sa inyo, diba, medyo nadidepress. Hindi ko pwedeng i-diagnose yung sarili ko kasi nga, hindi pa naman ako license at hindi pa ako graduate. So, pag-graduate na ako at pag-license na ako, siguro, hindi ko rin pwedeng i-diagnose yung sarili ko. Kailangan ko lumapit sa isang professional psychiatrist or psychologist para ipatingin ko yung sarili ko. Pero anyway, may natutunan ako. Nung nakaraan kasi nakakaramdam ako ng ganun, tapos, hanggang sa dumating yung point na pinag-ano ko lang yung sarili ko,
tinitingnan ko kung hanggang saan aabot yung ganun. Alam mo yung pakiramdam na plain ang lahat, as in talagang dark ang lahat sa paligid. Not really dark, I mean plain talaga. Wala kang makikitang makaka-inspired, wala kang makikitang makaka-motivate sa'yo. At walang masaya sa paligid mo, wala kang makikitang makakapagpasaya sa'yo. Lahat ng bagay sa paligid mo is hindi ka aya-aya. Parang wala nagsilbi ang lahat. So ayun na nga, natutunan ko na dahil din to sa isa sa subject namin, which is yung biopsychology. So natutunan ko na na once na hindi pala nakakatulog ng maayos yung tao, marami kasi tayong cells sa ating brain. So meron tayong 100 billions na cells. So pag hindi nakakatulog ng maayos ang isang tao, namamatayan siya ng maraming cells na nagko-cause sa kanya na magkaroon siya ng chemical imbalance. So ngayon, ano yung solusyon para ma-regenerate yung mga cells na namamatay doon sa isang tao na nakukulangan ng tulog? Syempre kailangan healthy living, of course. Kailangan matulog ng maayos. Paano ka matutulog ng maayos? Number one nga talaga is i-remove mo lahat ng distraction, especially your gadgets. Especially your phone, your tablets, your laptop or anything. So, once kasi na nandyan yan sa paligid mo bago ka matulog, talagang marami kang makikita mga bagay-bagay na makakapagpatanggal ng antok mo. Kahit inaantok ka na, nandun ka pa rin, push ka pa rin, manood ka pa rin ng manood. So, number two, guys, is kailangan matutulog ka ng tama. Hindi porket sinabi ko na matulog ka, okay na yun kahit matulog ka ng alas 2 ng madaling araw or alas 12 ng madaling araw. Syempre, kinakailangan mong matulog ng tama. May tamang tulog para ma-regenerate yung mga cells mo sa brain mo. So, yung number one doon, ay yung number two nga, is kailangan yung tulog mo is magsisimula daw. Daw ito, kasi galing to sa isa sa mga instructor ko sa psychology. So, bio-psychology to. Sabi niya, ang pinakatamang tulog ng tao para mag-regenerate yung mga cells na namatay is from 10 PM until 2 PM. I mean, sorry, 10 PM until 2 AM. So, dun nagre-regenerate yung mga cells. Pag ganun yung time ng pagtulog mo. So, kailangan din siya na daily. Hindi ibig sabihin na tulog ka ngayon ng isang araw na ito is magre-regenerate agad siya ng ganun kadali. Magre-regenerate siya pero hindi ganun kadali na mababago yung mood mo. Kasi once kulang ang tulog mo, may chemical imbalance ka, talagang hindi maayos din yung... Hindi rin maayos yung mood mo. Nakaka-apekto siya sa mood ng isang tao. To the point na, yun na nga, nagkakaroon ng kalungkutan, hanggang sa... ng stress, kung ano-ano pa, maraming gumugulo sa isip. Hanggang sa point na madi-depress ka. At once na depress ang isang tao, ano nangyayari? Nawawala na siya ng pag-asa sa paligid niya. Kaya yun, maaring wala na siyang nakikitang kaaya-aya sa paligid niya. So once na wala na siyang nakikitang kaaya-aya sa paligid niya, anong mangyayari? Posible na i-end niya ang sarili niyang buhay. So anyway, hindi naman tayo dadaan sa ganun kasi nga aware naman tayo sa nangyayari. Marami kasing tao na aware naman sa nangyayari talaga sa kanila. Ang problema talagang ini-entertain kasi nila yung negative feelings. So yun, may isa pa ako sa inyong tip. May isa pa ako sa inyong tip na sasabihin kung ano yung natutunan ko dun sa experience ko na yun. Natutunan ko na yun nga, dati sinasabi ko sa iyo na may choice tayong piliin yung feelings natin, yung emotion natin, which is totoo naman talaga. So na-realize ko, why not to choose the positive emotion, diba? Bakit hindi na lang piliin ko yung positive kung meron naman dun sa dalawa na yun na makakatulong sa akin? Yung negative and positive, alin din yung makakatulong sa akin? Of course, yung positive emotion, diba? So why not yung positive emotion yung itanim ko sa sarili ko, which is very helpful talaga. So sana may natutunan kayo sa mga tips na binigay ko, tapos sa information na binigay ko. Kung may mali man sa information na binigay ko, you are very free to write your comment on the comment box below. So, anyone naman pwedeng mag-comment dyan. Babasahin ko na lang yung comment nyo. And kapag may mga gusto kayong tanong na sa tingin nyo ay kaya kong sagutin at sa tingin ko ay kaya ko din sa tingin nyo at sa tingin ko kaya ko din sagutin, sasagutin ko yan, guys, at pwedeng
basahin ko siya dito para naman makuha natin yung mga statement ng iba. Kung nakakaramdam ka ng parehas na pakiramdam, kung ano yung naramdaman ko, just comment below, tapos kwento mo rin. Tama, kwento mo rin sa baba kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung experience mo, kung ano yung mga emotions, negative emotions na nararamdaman. Kwento mo lang sa baba, guys. Paniguradong babasahin ko yan sa isa sa mga vlogs ko. So, yan lang muna sa ngayon at samahan nyo na ako mag-hunt. Tara na, guys. Mag-hunt na tayo. Ah, wait nga lang pala. Kung nanonood ka lang sa channel na to at hindi ka pa nakakapag-subscribe, huwag mong kalimutan, isubscribe mo na ako by just clicking the subscribe button below and also don't forget to hit the notification bell para naman updated ka sa mga upcoming videos ko. Pero yun ay kung gusto mo lamang. Kung ayaw mo naman, it's okay kasi nga, wala tayong, I mean, no pressure ito. Hindi ito networking or hindi ito pyramiding, whatever you call it. Basta, kung gusto nyo lamang, yung genuine na pakiramdam. Katulad ng kung gusto niyo mag-comment, kailangan genuine siya. Kung ayaw niyo ng video na to, skip niyo na lang. Ayoko naman makapagdulot sa iyo ng stress, no? So skip niyo na lang kung ayaw niyo ng video na to. And kung ayaw niyo i-subscribe, it's okay lang naman. Pero kung gusto mo, sana i-subscribe mo. Kung gusto mo, sana i-subscribe mo na, dyan lang sa baba. At yun lang. Abangan nyo yung mga susunod na videos ko kasi patuloy akong gagawa pala ng videos kasi gusto ko yung ginagawa ko. So, let's go! Let's hunt someone na pwedeng interviewin dito. Some employee na pwedeng interviewin dito sa Terminal 1 na IA. So, see you later! So, may nahanap ako agad. De, joke ka. Ito si Sir. Ano pangalan mo, Sir? Henner Perez. Ayan, si Sir Henner Perez. Nandito siya sa NAIA Terminal 1 din nagtatrabaho. So, tara, interviewin din natin siya. Kamusta naman yung Christmas nyo? I mean, naka-duty ba kayo sa Christmas? Oo, duty. As in sa 24 po? Oo, 24 day po kasi yun. 25. Duty ako 25. So, kamusta naman po bilang isang empleyado tapos nagtatrabaho sa Christmas day, sa mga holiday season? Okay lang naman, ordinary yung araw. Paano naman po yung family? Eh, meron mong time sa pag-uwi eh. 6-2 lang naman kami. Oh, okay. Hindi pa mo naman matatapos ang Christmas dito sa duty. So, masaya naman po? Okay naman. Wala namang negative emotion? Wala naman. Wala naman. So, happy lang. Yan ang maganda. Anong may advice nyo sa mga nagtatrabaho every holiday season? Enjoy lang kasi may benefits naman. Double pay. Yeah, that's the important thing. May benefits, double pay. Tapos, kamusta naman po dito sa airport? Ano po ang trabaho niyo dito sa airport? Share niyo naman sa amin. Building attendant. Kami yung mga nagwawalis. Para po, mapanatili. Kami nagmimaintain ng malinisan ng airport. Yeah. So, malaki talaga yung ambag, no, sir? Mm. Kasi kung wala kayo, napakadumi nito, syempre. Okay, kasi yung mga tao, kung saan lang ilalagay yung pinagkainan. Oo. Oh. Tama. Kahit may basurahan na niya. Opo. Diba? Kahit kami ang mabasurahan, masiiwang pa nila sa kinauupuan nila. Yeah. Tama. So, yun lang naman, sir. Maraming salamat sa pagpapa-unlock. Thank you so much po. So, ayan guys. Nandito ako. Naghahanap ako dito. Hindi ko alam. Ay, sa likod ko. Ay, tingnan ko. Hindi ko alam kung mapayag sila sa akin. Excuse po. Pwede ko kayo ma-interview. About time sa Christmas. Ayan. Sandali lang, guys. Sa susunod na video. Ayun na nga, kasama ko nga sila Sir. Ano ang pangalan mo, Sir? Sir Jasmine. Yes. Si Sir Jasmine at si Sir Morada. So ngayon na guys, ang content ko, nahunt ko silang dalawa dito sa airport. So dahil nga Christmas na ngayon, this is my vlogmas, guys. So vlogmas ko to, tatanungin ko sila kung kamusta yung Christmas nila. Kasi since na mga employee tayo, diba, mga ka-hunter, mga employee tayo, kamusta yun naman natin yung mga, yung Christmas ng mga nagtatrabaho. Especially sa mga pulis na katulad nila, sir. Kamusta naman yung Christmas nila, yun, sir? Yun ang masaya dahil nakakapag-serve tayo ng maayos sa ating mga kababayan. Yun nga lang, yung malungkot, no? Bad side. Eh, walang Christmas pag pulis. Malungkot kami dahil wala kami sa pamilya namin. Kailangan naming bantayan yung paligid natin, most especially yung area, yung departure area natin. Mga tao papasok. Ano po ba ang serbisyong binibigay nyo sa mga tao dito sa Pilipinas? O dapat, unang-una, kung anong pangangailangan ng mga kababayan natin na kaya naman natin ibigay as
police officer. Yun ang kailangan natin deserve kung ano para maging masaya sila sa kanilang pag-alis. At ngayon, paano nyo ba papasayahin yung mga nakakasalamuhan, yung nakakasalamuhan ko yan, nakakasalamuhan yung mga tao sa araw-araw? Dito, nasan po ba kayo ngayon? Sa departure, yun. Departure ng, area na, ng Terminal 1. Ng NAIA Terminal 1. So, ibig sabihin, hindi kayo uuwi sa pamilya nyo, dito lang kayo? Yes, ma'am. Bali, ngayong full alert tayo, eh, lalo na ngayon yung order ng kataas-taasan natin, kailangan mapagmatsyag tayo. Yung mga possible threat natin, dapat yun lang, alert tayo dapat. Ano pong masasabi niyo doon sa ano, sa mga negative na na-experience niyo dito sa airport? Hindi lang dito, pati sa buhay. Nakaka-experience ba kayo na parang about sa kalungkutan, about sa alam mo na yung about sa mental health issue? Ayun. So bali dapat mayroon tayo sinasabing stability under pressure. Wow. Stability under pressure. Kahit po anong problema bilang isang police officer, kahit anong problema mo, huwag kang papaapekto. Dapat stable pa rin yung isip mo. Dapat focus ka pa rin. Huwag kang papaapekto. Wow, napaka-positive po nun. Kailan positive ka. Alert palagi. Alertness is nandyan po palagi. At kung anong problema po sa pamilya, nandiyan lang yun, still problema yan. Kahit kailangan yan, i-solution, hindi problema rin. Yes, tama. Sobrang positive po nun. Actually, may tanong pa ako eh. Kaya lang nakalimutan ko ano yung tanong pa na yun. Yes, ma'am. Pero yung tanong pa na yun is about yata siya sa ano. Ano po ang ginagawa nyo? Kung nasagot nyo na to kanina, pwede nyo i-escape. Pero ano nga ba ang ginagawa ng isang police sa airport? Oh, yun. Ang ginagawa namin, ng isang police airport is... Anong trabaho po? Ganun. Opo, yung tasking namin dito, assist po. Kaya assist po natin kung saan po yung mga load mo, especially yung tatanong po kung saan yung mga parang mga information din po. Information counter. Yun nga lang, may yung tasking natin dito, yung mga, like for example, yung mga unrolled passenger po. Yun, yung mga unrolled passenger. Kailangan natin i-handle siya natin ng maayos. Kasi minsan talagang galit na sila. Galit sila. So ang ibig ko sabihin doon, kahit kung galit na sila, dapat i-maintain pa rin natin yung sinasabi ng maximum tolerance. Maximum tolerance. Yes, maximum. Yung PC natin dapat pahabain pa rin po natin. Yes. Hindi kahit na nagwawala na sila, isasabayan pa natin. Yeah. I-maintain pa rin natin yung maximum tolerance, i-handle natin sila ng maayos. Ayun! Nakuha nyo na guys ha. So, ano naman pong may advice nyo sa mga gustong mag-police na katulad nyo at sa mga taong nakakasalamuhan nyo sa araw-araw? Ayun, advice. Yung mga advice ko. Balit dalawa po yun. Sa mga gustong mag-police. Gustong mag-police na katulad ko. Okay. Mag-ingat palagi. Okay. Maging humble palagi. Yung pag magdasal, syempre. Kailangan. Yes. Nandun palagi tayo sa ating ikapal. Okay. Then, yung kababayan natin, nandito, lalo sa Terminal 1. At wag naman po silang mag-alala. At secured naman po sila dito. Alert naman po yung tropa dito. Kung may kakailanganin sila dito, mag-inform lang po sa amin. So, ayan na nga. Maraming salamat po sa pagpa-unlock sa akin na interviewin kayo. Nakasalubong ko lang sila dito. Asa na si Sir? Ano? Dito. May sister yun. Ayun. So, may gusto pa ba kayong idagdag tungkol sa Christmas dito sa airport? Basta importante maging masaya ang paglalakbay nila. Wala pong problema 'yon. Sa kami ay nandito lang po magbabantay 24/7 ang kapulisan natin dito. Ganoon pa rin. Yun ang susundin natin, oras pong protocol, susundin pa rin po natin. At pa 'yon. Papasalamat lang kami sa Panginoon na sana ay walang mangyaring masama dito sa airport. Laging wala dapat na mangyayaring masama. Laging dapat walang mangyayaring masama. So maraming salamat, sir. At ano pa ba? Wala na ako may dadagdag. So siguro mamaya na. So takpan mo na, sir. Maraming salamat. Goodbye. And may Facebook pa kayo? Gusto nyo bang ipaano? Okay na po. Takpan nyo na, sir. Takpan mo na, sir. Okay, ma'am. Yeah. Hi everyone, good morning. This is C. Azul the Hunter. So I am filming this video today, 20 of December. So kakaalis ko pa lang sa bahay, guys. And papasok pa lang ako ngayon sa trabaho. So today, what is my content is all about?
my content is all about the hunting. I mean, we were going to hunt a lot of employees who are working on the day ng disperas ng Christmas dito sa Philippines, of course. So, it's 5 o'clock in the morning. I mean, it's 5:40 in the morning. And, yun, walking ako dito sa street namin, dito sa village namin, papunta ako sa sakayan kasi mag-aabang ako ng sasakyan. I mean, mag-ahunt ako. Hindi na mag-ahunt. Mag-ahunt ako ng masasakyan ko papunta sa trabaho, which is sa NAIA Terminal 3. Because today is Tuesday, guys. And let's see, guys. Let's see. Let's find out kung kamusta. Kung kamusta yung mga employee na yon. So, yeah. Let's see mamaya, guys. And samahan nyo ako. As you can see, guys, medyo madilim pa siya. Pero, nandiyan na yung liwanag. Medyo maliwanag na siya. Blue na yung kalangitan. And kung nakikita nyo, nakasuot ako. Medyo madilim pa nga talaga. Nakasuot ako ng red and green. A combination of Christmas. Hi, guys. Good morning. Hi, so, saan kayo galing, girls? Sa simbahan po. Po. Oh, nagsimbang gabi kayo. Ano mga pangalan nyo? Andyan. Why, kumpleto nyo na? Anong finish mo? Bye bye, bye bye. Bye bye. Sama ka, kuya. Hi. Hello, sama magduduty sa Pasko. Yeah, samahan ng ano yun. Samahan ng magduduty sa Pasko. Ay, samahan ng magduduty sa Pasko. Pangalan mo, kuya. Pinyeda pa, Rico. Pero hindi ka naman magduduty mamaya, di ba? Duty pa rin. Di ba hanggang 6 ka lang naman? Hindi pumasok yung karelyo ko ko. Straight po dito ka din. Yes, dadaanan kita mamaya pag ano, dadaanan kita. Pag ibig sabihin, pag hindi kita dadaanan dito, ibig sabihin... Sabihin, ma'am, mayroon yung reliever ko. Pero saan ka mag-Christmas? Sa bahay? I mean, family? Hindi po, ma'am. Dito lang, ma'am, sa boarding. Ah, sa boarding. Ayan, taga saan ka ba? Taga-Tarlac ako, ma'am. Taga-Tarlac ka? Okay. So, paano yan? Nalayo mo sa family mo? Anyway, sige kuya. Ano man tawag dito? Pakitakpan mo naman, oh. Takpan mo na. See you guys mamaya. Guys, tapos na kami. Pa-out na kami. Nag-vlog na, no? So, kaka-out lang namin ngayon sa work. Ay, hindi pala siya. Ito pala yung hindi na hi guys, welcome back. So, kakatapos ko lang sa trabaho and kaka-out ko lang. So, ito na ako, naglalakad na ako dito sa ground floor ng Terminal 3 na IA. Pero hindi ko sure guys kung matutuloy yung plan ko na makapag-hunt ng mga employee na nagtatrabaho during the Christmas. I mean, during the disperas ng Christmas. As you can see guys, it's so crowded here. At sobrang daming mga dumating from, yun, galing sa ibang bansa. So, ayan, siksikan dito. Masyadong madaming tao. So parang feeling ko nagkamali ako sa content na ginamit ko, no? Parang mas magandang content yata is mag-hunt ako ng mga nag-arrive ngayon dito sa Philippines. Which is, yun dapat yun kasi mas madami yun yung ma-hunt ko kapag ganun. Eh kaya lang, wala na, ito na yung content na to eh. So, kailangan ko na itong ipagpatuloy. So, tomorrow is 25 and today is 24th. Yun. I'll try my best na maghanap ng ganun, pero kung wala akong mahanap na ganun, so siguro, okay na siguro yung na-shoot ko kahapon and then, nung nakaraang araw. So, hi! Meron kaya akong mahan? Or wala? Tingnan natin kung meron. Tara, lakad lang tayo. So, gamit ko pa rin yung microphone na wire, with wire, kumpara dun sa microphone ko na walang wire. Kasi, na-realize ko nga na mas maganda yung quality nung with wire. Kaya lang, ang hirap yung gamitin kasi every time na lilipat ako ng ano, ng, or every time na ilalapag ko yung camera ko, kailangan din siyang itanggalin kasi nga, with wire siya. So, connected siya eh. So, akit guys ako sa third floor. Yeah, third floor. Kasi nasa ground floor ako kanina. So, let's see kung anong meron doon. Hindi, alam ko na kung anong meron doon. Ang problema, hindi ko alam kung meron doon mga nagtatrabaho during the Christmas. During the disperas of Christmas. So, eto. Ate, anong oras ang shift nyo? Anong oras ang shift nyo? 6 to 6 kayo? Pang gabi kayo? Pwede kayong sumama sa vlog ko? O, duty na kayo? Kinakailangan nyo na magmadali? Sige, duty na sila. Pwede ba kayo sumama?
Duty na po kayo? Duty na. Duty na. Kamusta naman yung Christmas nyo na naka-duty kayo? Okay naman po. Okay lang kayo? Ay, okay lang kayo na naka-duty po kayo sa Christmas? Okay lang. So ayan, ang dami pala nilang security guards dito sa NAIA Terminal 3. Ayan, kung makikita nyo, nandun sila sa likod to. Parang dun yata yung meeting place nila. So ayan. Hi ate, duty ka na rin? Duty na kayo? Aww. So dito nga lang muna ako magstay. Joke lang. So, wag na nga, kasi akit na nga lang tayo. So, tara sa third floor. Ah, okay, sa fourth floor pala ako papunta. So, fourth floor. Ayan, nandun yung ground floor na second floor ako kanina. Tapos ngayon nasa third floor na ako, tapos paakyat ako ng fourth floor. Ganap tayo ng naka-duty during the Christmas season. And then, season, no? During the Christmas day. Ewan ko, wala na yata ako may kakwento kasi naikwento ko na yata lahat, pati sa content ko yung dati, tapos yung content ko ngayon. And yun. Parang ang hirap naman maghanap ng ano ko, ng nasa content ko na to. Ang hirap naman mag-hunt na to. Nagkamali yata ako ng content talaga. It's okay. Oh! Wala pala dito. Ikot lang. May 7-Eleven pala dito. Meron palang 7-Eleven dito. Ngayon ko lang na-realize na meron, I mean, ngayon ko lang nalaman na may 7-Eleven pala dun. Mahirap mag-hunt. Pakita ko na nga lang sa inyo yung kasalukuyang pangyayari dito sa loob na departure pala ng Terminal 3. Tingnan nyo guys. Nakikita nyo wala siyang tao as in. Kakaunti lang yung tao. Pero sa labas, ang dami-dami niyang tao. Ang dami kasing nag-arrive siguro. So, most of the people outside ay mga nag-arrive dito sa Pilipinas from other country. So, yan. Walang palabas. Hindi gaanong madami yung palabas. At, yun. Yun. Excuse po. Hindi. Anong oras po duty nyo? Hanggang alas 10 lang. So, makaka-uwi pala kayo sa Christmas Day. I mean, sa Christmas Kinemi. Sama kayo. Hi! So, pa-out na kayo. Parehas kami. So, ako naman, tapos na yung shift ko. Out na ako. Nag-iikot na lang po ako. Thank you po! Ay, meron ako bibigay. Naka-duty po ba kayo ng Christmas? Hanggang anong oras po yung duty nyo? 3 to 12 kayo? Oo. So, ano ba tawag dito? Hindi maririnig naman yan. Tapos, anong ano po? Nasakto na lang. Okay lang ba sa inyo naka-duty kayo hanggang alas 12? Wala namang kaya lang malungkot. Na yun yung makakasama yung family nyo. Trabaho. Pero pwede naman mag-undertime. Ngayon lang sa tagal-tagal. Ngayon lang na yung maharap na mag-undertime ulit. Kasi minsan sabay yung flight ng alas 12, minsan pababa pa lang yung aircraft. Ano bang ano yung department? Cabin cleaner. Saan yung lakad yun?
ano kami, Emirates yun sa amin. Hawak namin Emirates. Oh, early. Aircraft, aircraft. Ah, maglipad ng aeroplano. Oh, okay. Kami na yung salamat. Kamusta naman ko yung trabaho? Hoy lang. Masaya. 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 Bilis ha. Kailangan mabilis. Eh, siyempre, araw-araw nyo nakakaano yung aeroplano. Ako din gusto ko araw-araw. Ano ng aeroplano? Kaswerte nyo eh. Oo, oh, kasi Emirates pa yung kinaakit na gusto. Oo, di ba? 5-star ba yung Emirates? Parang, parang isa siya sa pinakamagandang Emirates. Emirates, tapos yung isa, Saudi, ay, Qatar. Qatar, inaakit din namin ng Qatar. Dalawang flights na kami dito. So, okay lang talaga sa inyo naka-duty hanggang 12? Walang... Sanay na eh. Sanay na kasi. Tsaka wala eh. Yan talaga, tawag ng trabaho kung kailangan. Gagawin natin malungkot yung ano nito. Joke! Sige po, thank you so much. Guys, welcome back. So, ito na, tapos na. Kakunti lang yung na-hunt ko kasi mahirap mag-hunt kasi ang hirap nilang interviewin kasi nga lahat sila naka-duty. So, ayun, nagsasarado na yung ibang mga fast food dito. Itong Burger King ngayon, pasarado na siya. So, uwi na lang ako. Hindi, lipat tayo ng location. Since na hindi tayo makapag-hunt dito, maglipat tayo ng location. Hindi ka alam kung saan tayo mapapadpad, pero tara na! Labas na tayo dito sa Terminal 3, uwi na tayo. Galing. Tapos, so magkakasama kayo. Ano to? Christmas na magkasama kayo or last year? Last year hindi. Kamusta naman yung last year niyo? Medyo malungkot kasi wala siya, pero ngayon okay naman. Kamusta ang buhay may asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa? Medyo mahirap, no? Okay lang din. Kasi syempre, yung mga bata nabibili yung mga gusto nila. Yes. Yun yung pinaka-important. Kaso nga lang, mahirap kasi malayo siya. Paano yung emotions? Alam, di ba maraming negative emotions na papasok sa'yo kapag medyo malayo yung partner nyo? Paano nyo dinideal sa sarili nyo yun, ma'am? Hindi ko na masyadong iniisip yun kasi alam ko naman na para sa family din namin. Ganon, kaya kami kanila. Anong may advice nyo sa mga katulad nyo na may asawa din na malayo sa kanila? Paano nila i-deal yung mga negativities na pumapasok sa isip nila minsan? Maging tapat lang, lagi. Tapos pray lang. Pray. Oo. Tapos, para maging matatag yung relationship nyo kahit na magkalayo kayo. So mukhang yayamanin si ma'am eh. Mukhang ang ganda ng ano ng asawa ni ma'am. Mukhang maganda yung trabaho ng asawa ni ma'am. Hindi naman okay lang. Kasi yun nga, gaya nung nasabi ko na yung mga gusto namin, nabibigay naman yun. Yun nga lang yung kapalit, yung paglayo niya. So, okay naman ang lahat naman. Wala namang gaanong... Okay na. Okay naman. Okay na, okay. Yan naman. Up here, ma'am. Nick. Si ma'am, ano nga ang pangalan niyo, ma'am? Elena, Bob. Ma'am Elena. Ayan. Thank you, ma'am, sa pagpapa-unlock. Ayan. Hey everyone, this is C. Azul the Hunter and I am filming this video today, the 25th of December, which is the Christmas day. But it's already almost done because it's already 6 o'clock in the evening. And I am here at Terminal 2. I mean, I am here at Naiya Terminal 2 because I have my work today. I mean, tonight, rather. So, what is this video all about? I am just going to close the video. I mean,
the content that I've conducted from, I think, the 23rd of December, yeah, to the 22nd of December until the 24th of December, that was yesterday. So, that video, that content, or this content is all about those employees who are working on the Christmas day or the Disperas of the Christmas. So, yeah, I hope you enjoy it, guys, and I hope you like this video. And if you don't really like this video, it's okay. So skip nyo na lang kung ayaw nyo na video na to. So end ko lang tong video na to. Nakita nyo naman yung mga reaction. So as you can see, all of those employees that I interview are all happy with their job. And yeah, that's the Filipinos are. We are always happy even if we are working during the Christmas days and of course the upcoming New Year on the 31st of December and on the January 1st of 2020. So today is 25th of December 2019. So yeah, I think hindi ganun kadami yung na-conduct kong interview. I mean, hindi ganun kadami yung nakalap kong interview. Pero sana nag-enjoy kayo and it's not easy to... hindi madaling kumuha ng mga taong i-interviewin kasi nga ayaw nila sa camera, of course. And it's okay, guys, because I really understand them. That was me before, actually, na ayaw kong magpa-interview din and ayaw kong magsasalita sa camera. But here I am! I really enjoy talking in the camera, but I'm not that expert yet. And hoping na maging expert na tayo sooner. So yeah, thank you so much again and again, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko at nanonood ka lang ng video na to, please do subscribe if you just only want to. And also, don't forget to ring the notification bell in order for you to be updated to all of my upcoming videos or vlogs. I am sure that I am going to do a lot of videos, especially this coming 2020. So, mag-focus ako sa mga paggawa ng mga contents. Any contents that will be considered as good to life. So, yun, maghahanta ko ng mga ganun. Any contents about good thing in life and about my hunting. So, about my life also. So, thank you so much again and again. Goodbye, guys. And remember, don't forget to wear your smile always. And don't forget to choose better when it comes to your emotion. Always choose the positive emotion than the negative emotion. Goodbye, guys. Thanks for watching. Signing off, December 25th of December, still working, and it's fine and happy day, happy night. Goodbye, guys.